Hi guys, sabi po netong si Daryl Yap, public officials and public offices are subject to spoof and satire. Kung ang na-offend namin ang seal o logo, willing ako mag-apologize sa logo o seal. Alam natin kung para saan itong statement na ito ni Mr. Daryl Yap. I disagree. Para sa akin, hindi lahat ng public officials, lalo na po yung mga public offices, ay pwede natin gawan ng katatawanan. Pwede natin gawan ng satire. Hindi po. Dahil meron po mga public officials na malinis ang track record. Walang katiwalian. Hindi nasangkot sa anumang klase ng corruption. Mabuting public official. Diba? Maraming nagawa para sa kanyang mga constituents. Ay bakit mo gagawa ng katatawanan yung official na yan? Lalo na yung office. Diba't ang isang satire, ang intensyon ay i-expose at i-criticize ang isang tao, sabihin na nating public officials, dahil sa kanilang katiwalian, dahil sa kanilang immoralidad, at minsan yung pagiging stupido na pinapakita ng mga official na yon, yun ang pwede po natin gawa ng katatawanan at satire. Pero yung mga matitinong public officials, ano pong karapatan nyo? Nagawan ng spoof ang mga yon. Nasanay tayo na yung matitino pa ang ginagawa niyo po ng katatawanan at satire. Hindi po balance, hindi po maganda. Ang tanong, etong si Daryl Yap ba ay pwede natin gawa ng satire? Yes. Pwede ba natin siyang gawa ng katatawanan? Yes, dahil ang dami po dapat na i-expose sa kanyang mga kabulastugan at sa kawalang hiyaan na itong batang ito. Sinong magulang kaya na ito? Nakapa? Ay parang, ay ewan. Bye na nga.